Ang susunod natin tatalakayin ay hindi sumbong, hindi reklamo, kundi isa pong batang estudyante na fan po ng RTIA at gumawa siya ng tula para sa atin. Talagang pinahanga ako ng batang ito nung mapanood ko yung tula niya. Hello, Kevin! Hi, Idol! Magandang tanghali po sa inyo. Hello, good afternoon! Kevin, kumusta? Kamusta po? Oh, okay. Kevin, napanood ko yung poem mo para sa akin, yung tula. Nagustuhan ko. Magandang hapon. Maganda, na-touch ako dun sa poem mo. Po. Anong grade ka na, Kevin? Para po sa grade 1 pa lang po. Kevin, saan ka nag-aaral? Sa Keris po. Kapitan Eddie T. Reyes Integrated School. Kompleto, kompleto. Yan ang gusto ko. Bakit ang dami mong medals? Kasi po, mag-grade 1 na po ako. Ilan yung medalya mo? 10 po. 10? Mayigit 10. Ano-ano yung mga medals mo? Yan. Tulungan ka ni Papa. Most outstanding. Okay. Most outstanding student. O ano pa? Top examiner award. Wow. Okay. Ano pa? Bookworm award. Oh, wow. Okay. Ano pa? Tapos, math. Quick thinker. Math. Okay. Math, quick thinker. Eh, kaya ako napalundag kasi yan yung subject na medyo hindi ko... May matinik award. Matinik award. Iba pa yung math, quick thinker. Apo. Tapos matinik award. Okay, up. 1, 2, 3, 4, 5. Sige po, ano pa po yung 5? Kasi po, gusto ko po pang engineer. Wow naman. Of course, yakang-yakang mo yan. Kayang-kaya mo yan. Sa talino mong yan. Sana tuloy-tuloy mo yung kanyang katalinuhan. Idol! Oo! Ang pogi mo! Masimpogi ko yan po. Oo, magkasimpogi tayo. Wow. Tama ka nga naman. Oo. Kumusta si Papa, Mama mo? Ayos na lang man po. Anong pangalan ni Papa? Kelvin Ensolon. Kelvin. Ikaw si Kevin, si Papa mo Kelvin. Si Mama? Judith D. Encinares po. Nasaan ngayon si Papa? Nandiyan sa tabi mo. Nasaan si Mama? Nasa OSW. Oh! Nasa abroad po. Bayani ang Mama mo. Kasi nasa abroad siya, mapapanood to. Matutuwa si Mama mo. Ilan kayo magkapatid? 3 po. Pang-ilan ka? Panganay po. Oh, anong pangalan ng mga kapatid mo? Kevin Isolon. Kelvin Isolon. Idol, ito po yung... Ayun, yung isang kapatid niya. Magandang umaga po, Idol. Magandang hapon. Umaga po, Idol. Hapon na. Kevin, nag-aaral din yung mga kapatid mo. Matatalino din tulad mo. Opo. Pero sino mas matalino? Ikaw o yung mga kapatid mo? Ako po. Ah, pero may mga honor din sila. Anong grade ng kapatid mo? Yung sumunod sa'yo? Kinder. Top 1 din. Top 1? Wala, stick. Tatalino pala ng mga anak nyo, Sir Kelvin. Tapos yung ito po, yung bunso namin at sa daycare, top 1 din po. Puro top? Aba, okay. So, Kevin, gusto mo maging engineer balang araw. At kapag naging engineer ka, yumamang ka na. Tumulong po ako sa inyo, Idol. Pag mayaman ka na at marami ka ng pera dahil engineer, maraming pera yan, mataas ang sweldo niyan, anong gagawin mo sa pera mo? Papambili po. Makatulong lang po sa pamilya. Yan ang maganda pakinggan. Tutulong mo kay Papa, Mama mo. Sana marami pa po kayong batang matutulungan katulad ko po. Ah, okay. Eh, syempre, natutuwa ako pag may mga batang katulad mo na nagsisipag, nagtsatsaga, mag-aral, kaya nagkakaroon ng honor. At kahanga-hanga yung ginagawa mo. Kaya proud na proud parents mo. Tatay Kelvin, matatalino lahat yung mga anak mo. Ano yun? Pareho kayo matatalino ni Mrs. Nagmana sa inyong pareho. Ako po, hindi matalino. Baka sa mama. Madiskarte lang po ako sa buhay. Ba, ang tawag sa'yo, sir, street smart ka. Siguro si mama... mama nila matalino. Baka doon nagmana. Wag ho, ganun. Masyado mong binababang sarili mo. Sir, meron kayo tinatagong talino. Meron kasi mga tao, sir, na hindi nga magaling sa academics, pero magaling sa practical, baka ikaw yun.
So pinagsama ngayon yung talino mo being a practical person at itong isa bookish, magaling sa libro, magaling sa academics, 1 plus 1 equals brilliant, ang mga anak. Di ba? Maraming salamat po. Di ba? At magagamit yan ang mga anak nyo pag lumaki. Mahilig po kasi magtula itong mga anak to. Kasi nung elementary ako, mahilig ako magtula. Kaya yung tula na po yan, isinintabi ko muna. Sino po yung gumawa ng tula na yon? Sir, yung pong itinula ni Kevin para sa akin. Ito po yun, idol. Ah, ikaw po yung gumawa ng tula. Opo. Ito, luma na nga po, idol eh. Ah, teka muna. Ikaw ang gumawa ng tula, binasa lang ng anak mo. Oh, pinakabisado ko po sa kanila. Oh, matalino ka pala kasi magaling kang gumawa ng tula. Opo. Akala ko kasi ang gumawa ng tula si Kevin, pero okay pa rin dahil magaling si Kevin magkabisado. Opo, kasi mabilis niya pong makabisado kaya... Yun po yung ginawa kong paraan. Ititest ko si Kevin. Okay lang ba, Kevin? Simple lang ito matatanong ko sa'yo. Mamaya, meron kang regalo sa akin. 1 plus 1? 2. 2 plus 2? Equals 4. 4 plus 4? 8. Yan. Ito na. 8 plus 8? 16. Wow! 16 plus 16? 32. Matalino nga, napangangasip siya rin. Ito na talaga, last na. 32 plus 32. 64. Ah, magaling nga sa mat to eh. Huwag na sa mat, ah. Tama na sagot mo, magaling ka sa mat eh. Iba, ito, spell mo pusa. P-U-S-A. Ah. Oh, yung Tagalog. English. C-A-T. Ah, spell Mio. Motor na Mio. M-I-O. Hmm. Last na lang ha, Kevin, talaga, para malaman ko kung talagang ikaw ay palapanood ng programa, spell Rapitulpo. R-U-F-F-Y-T-U-L-F-O. Hindi R-U, R-A. R-A-F-F-Y-T-U-L-F-O. Anyway, ako naman ay natutuwa dahil kahit na sumulat na script ay yung papa mo, pero na-memorize mo. Kasi hindi madali mag-memorize, lalo pa sa age mo at mahaba yung tula. Oh, kailan ba birthday mo? September 25, 2012. Yun. Alam kung saan ako humanga, yung magaling siya sa pag-memorize, saka magaling siya sa math. Konting gabay lang, tatalino pa yan. Pwede ka ba magtula? Meron ka bang alam na tula na wala sa script? Mayroon daw, idol. Mayroon. Ah, sige, ano yon? Dali. Ang gatas at itlog, ayagaan mong manok, bibigyan ka ng itlog. Ang gatas at ang itlog ay pagkain pampalusog. Ang saging at papaya ay pagkain pampaganda. Ikaw ay uminom ng gatas at kumain ka ng itlog. Hindi magtatagal at ikaw ay bibilog. Oho! Ikaw ay bibilog. Ibig sabihin, ikaw ay magiging katulad ni Shari. Kevin, anong gusto mong regalo ko sa'yo? Laruan po na Lego. Laruan gamit na Lego po sa school at marami pong pagkain. Oh, Lego. Ilan po? Sige, school supplies mo. Okay, sige. Shari, Odette, and Carol, magpadala kayo ng Lego saka school supplies. Saka padala mo sila ng pagkain. Okay? Groceries. Ikaw, Tay, wala ka bang itutula? Mayroon po ako tula. Sir, taas noo, kahit kanino, sa buong mundo, ako ay Pilipino. Wow. Isa pa, galing ha. Next. Yung tula nyo, idol, para may aksyon. Ang idol ko o aking idolo, nais kong ipakilala sa inyo. Siya'y tagahanga, tagapayo at mabuting tao. Siya'y tagapagtanggol ng inaapi sa katwiran at pamantayan ang kanyang minimiti. Programa niya ay kilala sa buong mundo at ginagisna ng lahat at maraming mga tao. Kaya't ang idolo kong ito ay walang sawa sa aksyon at servisyo. Siya'y tutulong ng patas sa batas, banyagaman o kapwa Pilipino. Ang kanyang biyayang salita sa Diyos pinagpala. Hindi man ito perfecto, nagsasabi naman ito ng totoo. O aking idolo, bathala ko ay nasa likod mo. Kaya't huwag kang mangangamba, ang pagpapala ay nasa iyo.
o aking munting idolo, kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong tinig. Maraming mga tao ang nagbabago. Higit sa busilak ang iyong puso. Mga batang paslit, tumitingala at napapangiti mo. Kaya't aking idolo, ako'y tagahanga mo. Nais kong malaman nyo sa buong mundo na ang idol ko ay si Rapi Tulpo. Amen! Okay, sige. Ayos yan ha. Papadala na tayo ng mga goods. Gusto mo magtula para sa kanilang tatlo? Kay Sherry, Odette, saka Carol. Sige po. Sige. Para po sa kanila. Hmm. Halimbawa, oh, may tatlong tao si Idol Rapi Tulpo. Oh, sige po. Ang pangalan nila, Sherry, Odette at Carol, na palagi silang nasa puso ng mga taong tinutulungan nila. Sapagkat, pag hindi nila ginawa ang kanilang trabaho, sila ay malalampaso. Oh, no! Oh, di ba? Ah, ganun-ganun, sir. Pwede ba? Ah, anyway. Okay rin po yan, sir. Sige po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Salamat po. Kaya kung kayo ay magtatrabaho kay Idol Rapi Tulpo, huwag kayo maging loko-loko dahil kayo po yung malalampaso on-air sa Wanted sa radyo. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panata. Ngayon nga ay kasama na natin si Sir Kelvin dito. At nandito na nga tayo ngayon sa bahay nila. At syempre nandito rin ang mga anak ni Sir Kelvin. At syempre lalong lalo na si Bryce, na isa sa mga dahilan kung bakit tayo nandito. At syempre si Ate Kelly, pinsan niya at ang bunso niyang kapatid. So, Bryce, kumusta ka naman ngayon, baby boy? Okay lang po. Balita ko, meron ka daw tula na ginawa kay Sir Rafi. Opo. Pwede mo ba kaming sampulan ulit kahit yung onting linya lang? Opo. Ang idol ko, ang aking idolo, nais kong ipakilala sa inyo. Siya'y tagahanga, tagapayo at mabuting tao. Siya'y tagapagtanggol ng inaapi sa katwiran at pamantayan. Ang kanyang minimithi, programa niya'y kilala sa buong mundo at kinagisnan ng lahat at maraming mga tao. Kaya't ang idolo kong ito ay walang sawa sa aksyon at serbisyo. Siya'y tutulong ng patas sa batas, banyaga man o kapwa Pilipino. Ang kanyang biyayang salita, sa Diyos, pinagpala. Hindi man ito perpekto, nagsasabi naman ito ng totoo. O aking idolo, bathala ko ay nasa likod mo, kaya't huwag kang mangangamba, ang pagpapala ay nasa iyo. O aking munting idolo, kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong tinig. Maraming tao ang nagbabago, higit sa busilak ang iyong puso. Mga batang paslit, tumitingala at napapangiti mo. Kaya't aking idolo, ako'y tagahanga mo. Nais kong malaman nyo sa buong mundo na ang idol ko ay si Rafi Tulfo. Pero syempre, nabalitaan din namin, Baby Bryce, na ikaw daw ay honor student. Matalino ka rin daw. Totoo ba ito? Opo. So, pwede mo bang ipakita sa amin kung ano yung mga awards mo ngayong na nag-aaral ka? Opo. Ito po yung mga awards ko. So, ngayon, eto nga. Wow! Ang dami. Ang dami mong awards, Baby Bryce, ah. Kung makikita natin, eto nga. Syempre, si Daddy, alam ko, proud na proud ito. At si Baby Bryce. Eto, ang dami mong medal, baby, ah. Ano yung mga ilan dito sa mga medals mo? Kevin Bryce Isolon, Top Examiners Award. Wow! Okay! Siyempre? Kevin Bryce Isolon, Bookworm Award. Wow! Yun ang ilan sa mga awards ni Baby Bryce. At siyempre, marami pa dito. Ayan. So, baby, anong nararamdaman mo na ganito kadami ang awards mo? Masaya po.
kasi po marami po akong nakuwang medal. Sino ba ang inspiration mo dito sa mga medals na to? Lahat po. Si Mama sa kasi Papa? Opo. Gusto mo silang proud sa'yo? Opo. Ayan nga, so nakikita natin, ito pa, meron pa dito mga certificate. So ito si Baby Bryce, ito. At ayan nga Baby Bryce, totoo nga na very outstanding. At ito, may mga certificates ka pa pala dito. Basahin natin. Kevin Bryce. Isolon, for being the top 2 student in class for the 3rd grading period of school years 2019 to 2020. Okay, very good. So top 2 si Bryce. Idol Rafi, ito po lahat ng medal at certificate ko. At ayan nga, so makikita nga natin, sobrang daming ang awards ni Baby Bryce. And of course, sir, syempre, nabalitaan din namin na aside kay Kuya Bryce, matatalino din pala ang dalawa niyang nakababatang kapatid na si Kelly, si Kelly at si Kelvin. So andito ngayon si Ate Kelly. Hello, hello Ate po. Kelly! Hello, Idol Rafi. Okay. Baby, nabalitaan namin na matalino ka rin daw, honor student ka rin daw. Totoo ba? Opo. Ano ang honor mo sa school? Top 1. Wow! Palakpakan naman. Manang-mana ka pala kay Kuya. Bryce, matalino din, top 1. Okay. Siyempre, ipakita mo naman sa amin yung mga awards mo. Yan. Wow! Ang dami rin niyang awards. Meron dito Best in Arts. So mahilig ka sa art? Apo. Nakalagay dito Best in Reading. Wow! At syempre meron pa ditong Best in Letter and Number Recognition. Wow! Syempre Ate Kelly, anong nararamdaman mo na meron kang ganito karaming awards? Masaya po. Sino ang inspiration mo dyan? Kasi po mabait po lagi sa akin ang papa ko. Love mo si papa? Apo. At syempre, nabalitaan din namin, sir, na si Bunso din nandito. Opo, ma'am. Matalino rin itong yes, ma'am. Si Baby yan, nung Kelvin. Pinagmamalaki po namin talaga yan. Okay, so eto si Baby. And hello, Baby! Anong pangalan mo, Baby? Kelvin Itulon po. So, balita namin, nasa top ka rin? Opo. Anong honor ni Baby Kelvin? Top 1 ako, Idol. Pakita natin yung mga awards din ni Baby Kelvin. Ayan, wow! Pakita mo, Baby. Idol Rafi, eto po, top 1 ako. Yay! Okay, very good. So sir, talagang matatalino talaga itong anak ninyo. Na gaano ba kahirap ang buhay ng isang single dad dahil nasa ibang bansa si wife? Ako po lahat nag-ayos. Katulad yan, gigising po ng maaga, papasok yung mga bata, maliligo, magluluto. So, mag-aalmusal, magpapakain, lahat. Kung anong ginagawa bilang isang nanay, ginagampanan ko kasi mga anak ko yan eh. At ayun, pag sa school, hatid kung anong mga assignment, lalo na isa rin ako sa mga officer ng school at kailangan pag pinapatawag, kailangan andun agad ako. Papasok na naman yung isa, hatid na naman yung isa. Bal, ang pinakapahinga ko talaga dito is gabi na talaga. Tapos mag-aasikaso, maglalaba, kung anong ginagawa ng isang ina, ganun din ang ginagawa ko. Yun lang ang pinagkaiba kasi bilang isang lalaki, pag may mga gawaing bahay, katulad na may mga nag-aayos ka ng bahay sa mga bubong, yun lang medyo nadagdag. Kumbaga may mommy and daddy. Ayun. Ang role talaga. Opo. Ni sir dito. Ano naman po sir ang mensahe ninyo sa tatlo niyong anak? Sana yung pagiging matalino nila mabigyan ng isang kabutihan, hindi lang porket matalino ka is matalino ka na. Kailangan marunong kang umunawa sa kapwa, mapagmahal ka sa kapwa, at nauunawaan at naiintindihan mo ang bawat dignidad mo sa buhay. Maging malaki silang may takot sa Diyos at ang bawat sa kanila ay matutong rumispeto sa bawat tao, banyaga man o kapwa Pilipino. Mahal na mahal ko po yung mga anak ko. Very proud ako sa mga anak ko na pinagkaloob sa akin. Ma'am, kumusta po bilang anak si Sir Kelvin? Okay naman po yung anak ko, sumusunod naman sa akin kung pagsabihan ko. Mabait naman po. Sa bilang ama sa mga anak, kumusta po siya? Okay siya po mag-alaga sa mga anak niya dahil ginagabayan ko yan din po. Nandiyan lang po ako sa likod nila. Kasama ko lagi dito sa bahay mga apo ko, kasama ko yan. Ano sa pakiramdam na meron kang apo na matatalino? Ay, natutuwa ako. Pagdating yan, galing sa school, Nanay, top 1 ako. Hindi, siyempre tuwang-tuwa ako. Sige anak, kahit wala akong pera, bibili tayo ng ganito. Anong gusto mo? Ganong ang mga apo ko. Kasi awang-awa namang mapapakita sa akin. Nanay, ganito. Yung ano ko, exam ko, perfect ako na yun. Magkano?
Manay, bayaran mo. Di ba bayaran? Kahit magkano, tuwang-tuwa naman yun sila. Eh, simpre, nagpupursigi sila kasi pag ginaganyan mo. Proud na proud ako sa mga apo ko. Talaga. At ayan na nga, matapos nga nating mas makilala sila sir at syempre itong mga anak niya, eh syempre ngayon naman bilang gusto ni Idol Rafi sir na mabilhan ng mga gamit sa school, groceries at syempre kung ano pa ang mga kailangan nitong mga bata, eh ngayon ay mamimili po tayo sa labas at mamimili tayo ng mga school supplies nila, groceries na kailangan po nila. Pero syempre, kaila Kuya Bryce, may iwan na lang sila dito dahil nga, as we all know, may COVID. So, bawal pa lumabas ang bata. Pero si Daddy na, Kuya Bryce at Baby ang bahala sa mga gusto ninyo, okay? Opo. Excited na ba kayong bumili ng mga bagong gamit para sa school? Opo. Okay, so ngayon, tara po. Pitulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan, dahil merong rapitulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga taong na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalatang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabay. Bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso, at dahil dun saludo sa iyo ang ating Pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takbuhan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong ng walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabay. Gawa ka ng mali dahil sa taong gusto mong ipaglaban. Hamakin Manila o Kutsain at ika'y pagkaisahan. Idol, linding, hindi ka namin iiwanan. Kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos, dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa. Mapalad ang mga Pilipino dahil may isang rapitulpo na ipaglalaban kung ano ang tama. Ikaw ang aking idol, san man makarating. Sana di ka magsawang kami ay mahalin. Gumawa ka man ng isang mali, yung milong nagawa mo paring tama ang aming titingalain. Kailangan ka ng ating bayan, kailangan ka ng mga Pilipino, lalo ng mga maliliit. Salamat sa pag... At ayan na nga, kanina ay bumili kami ni Daddy ng mga groceries at mga school supplies na kailangan ninyo. At syempre, nandito na nga siya ang groceries at school supplies mula kay Idol Rafi. Yay! Yay! Okay, syempre ito kung makikita natin, nandito kompleto lahat ang kailangan ng mga bata at syempre school supplies. And syempre tanungin natin si Kuya Bryce. Kuya Bryce, anong nararamdaman mo na kompleto ka, may groceries, may school supplies pa kayong magkakapatid? Masaya po kami, Idol Rafi, na bigyan niyo po kami ng grocery. Okay, syempre si Ate Kelly. Anong nararamdaman mo, Ate Kelly, na ang daming regalo ni Idol sa inyo?
Ganun rin po. Masaya po. Okay. At syempre, ganun din kay Baby Boy. At ngayon, dahil nga andito na lahat ng kailangan, school supplies, may bag, pencil, yung mga kailangan niya, diba? Opo. At groceries. Pero syempre, nalaman ni Idol Raffy na mahilig ka daw maglaro ng Lego po. So magaling ka talaga bumuo ng Lego? Opo. Dahil nga nalaman ni Idol Raffy na mahilig ka mag-Lego, meron siyang mystery regalo para sa inyong tatlo. Okay, so ilalabas na natin. Asan na yung regalo natin para kila Bryce? Tingnan natin kung anong laman nito. Yay! Okay. Yay! Thank you, Idol! Wow! 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 Thank you po, Idol! Kuya Bryce, anong nararamdaman mo na ito ang laki nitong Lego na regalo sa'yo ni Idol Raffy? Masayang-masaya po. Excited ka na bang laruin to? Opo. Ito si ate. Ito pa, meron pa tayo dito. Tigi-isa kayo. Yay! Kuya Bryce, anong nararamdaman mo? Meron ka ng school supplies, meron ka pang laruan from Idol Raffy. Masayang-masaya po ako. Nanabigyan po kami ng my school supplies at grocery po. The best ka talaga, Idol! Okay. Ngayon, sir, andito na. Kompleto na tayo kanina. Namili na nga tayo nitong grocery supplies at may surprise na laruan pa. So, ano ngayon ang nararamdaman mo, sir? Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pangalawa, sa programa nyo at kay Sir Idol Raffy na hindi ko expect na mabigyan kami ng yung mga anak ko ng ganitong biyaya mula sa isang taong tumutulong sa kapwa Pilipino. Maraming salamat po, Idol. Napakalaking tulong po ang ibinigay nyo po sa mga anak ko. Wala po akong masabi sa inyo. I salute. Raffy Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man.